Hello mga mommies! Tara, samahan niyo muna akong mag-bake ng cookies for today's video. So, noong mga nakaraang buwan pa talaga to mga mommies at tinakalimutan ko lang talaga siyang i-upload. At noong mga araw na to, talagang takam na takam akong gumawa ng chocolate chips cookies mga mommies. Kaya lang dahil bawal sa akin yun, naisipan ko na lang na mag-bake ng healthy cookies. So, ayun yung mga ingredients na gagamitin ko mga mommies para sa pag-bake ko ng healthy cookies. So, meron ako dyang oats, butter, egg, all-purpose flour, muscovado sugar, raisins, at saka yung chocolate chips. So, una kong ang ginawa mga mamis ay tinunaw ko muna tong isang buong butter. Pero pwede rin namang hindi na ewan ko ba kung bakit tinunaw ko pa, nahirapan lang tuloy ako. Tapos, nung natunaw na nga siya, itinransfer ko na siya rito sa mas malaking bowl para mapagsama-sama ko na yung ibang ingredients. After ko nga sa butter mga mamis ay nilagay ko na rin tong muscovado sugar ko. So itong muscovado kay 1 cup na lang mga mamis ay kailangan ko 1 1/2 cup. Kaya naman yung 1/2 cup ito na lang yung gagamitin ko, yung nugnug na sugar. Buti na lang may natira pa mga mamis ay ginagamit ko rin tong nugnug na to pag nagbibake ako ng cake para sa pamangkin ko pag nagbe-birth month siya or birthday month. Basta ayun na yun. So yun na nga, after ko ang ilagay yung sugar, sinunod ko naman tong dalawang itlog. Pero bago ko pa makalimutan, dito ko muna siya ilalagay sa bowl, syempre mga mamis. Kasi nga, baka mamaya bugok tong itlog, masayang lang yung ibang ingredients ko. Kasi nga, nahawa na siya ng bugok na itlog. So yung unang itlog, hindi naman bugok, okay pa. And yung pangalawang itlog, okay din naman. Pero tinanggal ko muna yung shell kasi mahirap na baka makain din namin yan. At masugatan ng aming lalamunan. So ayun na, nung hindi naman siya bugok, okay na mga mamis yung egg, nilagyan ko naman ng baking soda. So itong baking soda lang pala yung binibili ko, yung tigdi 5 piso lang mga mamis. Kasi pag yung binibili ko na sa karton, inaabutan siya ng expiration date. Kasi nga, alam naman natin na pag baking soda, nasa dapat na sa 30 days lang siya, tapos kailangan itapon muna siya. Or pwede mo naman siyang gamitin panglinis ng mga lababo or CR. So kaya binibili ko, tig 5 lang para kung abutan man ng 30 days, hindi ako manghihinayang na itapon kasi nga nasa maliit na sachet lang naman yan. So ayun na nga, pagkalagay ko na ng baking soda, ng egg, sugar, tsaka butter, hinalo-halo ko na siya gamit tong electric hand mixer. Pero mga mamis, kung wala naman kayo neto, okay lang naman kahit kamayin nyo na lang. Pero ako dahil tinatamad nga ako maghalo-halo ng kamay ko dahil kaliwete ako at bawal mapwersa yung kaliwete ko, ginamitan ko na nga yung electric hand mixer na yan. So nabili ko lang pala yan sa Shopee mga mamis, wala pang 200 yan at matagal na talaga siya sa akin. Sa mga gamit naman talaga na mumurahin mga mamis, talagang nasa pag-iingat lang yan, tatagal talaga ang gamit nyo. So ayun na nga, after ko nga siyang halu-haluin mga mamis, naglagay na rin ako ng 2 cups ng all-purpose flour. So daw yung all-purpose flour ko, dun ko na rin binili sa Pure Gold, dapat talaga sa palengke para mas mura. Kaya lang, dahil dun na rin ako bumili ng raisins tsaka ng oats nga, dun ko na rin binili yung all-purpose flour ko. So ayun nga, hinalo-halo ko muna to gamit ng spatula, then after nang ginamitan ko na ulit siya ng hand mixer. So halu-haluin ko lang siya maigi mga mamis hanggang wala na siyang buo-buo at mawala na tong puti-puti na all-purpose flour. Mahalo na siya dun sa unang mixture nga na ginawa ko. So kung wala naman pala kayong mga muscovado sugar or nugnug na sugar mga mamis, pwede naman yung wash or white sugar mga mamis. Pero alam ko mas healthy talaga yung muscovado tsaka yung nugnug pag sa mga gantong pagbibake. So ganyan na nga yung itsura niya mga mamis. Ang nagpaganda sa kulay niyan, kaya ganyan siya kaganda kasi nga ang gamit niya is muscovado. So in after ko nga siyang haluin itong at lalagyan ko na siya ng rolled oats naman. So ang gamit ko dyan mga mamis, rolled oats, hindi yung oats na madaling maluto, yung binubuhusan lang ng mainit tapos luto na. Dapat pag nagbibake ka ng healthy cookies, ang gamit talaga is yung rolled oats. Mura lang naman yan mga mamis, nasa 100 plus lang, ganyan na siya kalaki. Tsaka mas healthy kasi talaga pag yung ganyan mga mamis. Tsaka mas masarap talaga siya pag binibake siya mga mamis. So ayun na nga, halu-haluin ko lang muna ulit siya para medyo umilalim pa yung ibang rolled oats. Tapos gagamitan ko na ulit siya ng electric hand mixer kasi nga medyo hirap na akong haluin to mga mamis kasi masyado na siyang magtitik talaga. Tapos hahatiin ko yan sa dalawa mga mamis kasi nga kung nakita nyo naman meron akong chocolate chips. Eh nasabi ko nga sa inyo na bawal sa akin yon. Kasi nga para naman kay Athena yon mga mamis kasi si Athena hindi naman siya kumakain ng raisins. Pero kumakain siya nitong healthy cookies. Ayaw niya lang talaga nung raisins. Buti naman, meron pang akong natirang chocolate chips. Kaya ayun ang ilalagay ko bago pa abutan din ng sira yon. So inahatiin ko na to sa dalawa mga mamis. Yung kay Athena naman hindi masyadong madami. Isasakto ko lang sa dami ng chocolate chips na natira niya. Kaya mga ilang scoop lang yung kay Athena na gagawin ko.
In fairness naman mga mamis, i-try nyo to kasi kahit yung kids nyo magugustuhan to, kahit wala siyang chocolate chips mga mamis, kahit wala siyang raisins, masarap talaga siya. Tsaka habang binibake nyo to, talagang maaakit talaga agad kayo kumain mga mamis kasi napakabango talaga na itong mga mamis. Alam nyo ba nung habang binibake ko to, abot hanggang doon sa may first floor yung ano, amoy na ito talaga mga mamis. Hindi isa talaga sa pagiging OA pero abot na abot talaga yung amoy doon. Kasi nga pagbukas ko ng pinto, lumabas yung amoy ng ano nagbibake ako. So ayun nga, nilagay ko na yung raisin sa akin mga mamis. Tapos sinunod ko naman tong kay Athena. So ayun, ganun na lang kasi kadami yung chocolate ano niya, chocolate chips niya. Kaya ayun, ganun lang din kaunti yung ginalay ko sa kanya na ano, na cookies mixture. Pero madami naman yan mga mamis pag na-bake yan kasi nga i-scoop ko naman yan. So ito yung baking pan ko. Itong baking pan naman na to ay kasama na yan sa oven nung binili ko yung oven. Tapos naglagay lang din ako ng baking paper para hindi dumikit yung cookies. Pero kung wala naman kayong baking paper, pwede naman yung foil na lang mga mamis kasi minsan ayun talaga din yung gamit ko, foil. Kasi nga parang nangihinayang ako minsan bumili ng baking paper. O kaya, pwede rin naman nalagyan nyo na lang yung baking pan nyo ng oil. And pwede nyo itong i-bake mga mamis kahit wala kayong oven. Pwede nyo yung i-bake sa kawali. Painitin nyo lang yung kawali. Maglagay lang kayo dun ng ginawa nyong cookies mixture. Tapos takpan nyo lang. Tapos mag-apoy lang kayo ng sobrang hinang apoy mga mamis. Tapos i-bake nyo lang siya ng mga 15 minutes ay magiging cookies na yan mga mamis. So next time ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko na yan. And isishare ko din sa inyo mga mamis next time kung paano mag-bake ng banana cake, ng brownies. Isishare ko yun sa inyo mga mamis kahit wala kayong oven. Sa ngayon kasi mga mamis medyo wala pa akong budget pambili ng mga ingredients kaya hindi ko pa ma-share sa inyo. Pero pag nagka-budget ako pambili ng mga ingredients nun mga mamis, i-share ko sa inyo kung paano yon. Kasi pwedeng-pwede rin talaga yun ipang business mga mamis. Lalong-lalo na kung ayaw nyo mag-business, pwedeng-pwede siyang pambaon ng mga kids nyo sa araw-araw. At pwede rin siyang ipang gift mga mamis ha. Lalo na pag sa mga birthday, lalo-lalo na pag nag-December ulit. O diba, January pa lang, December na agad yung iniisip ko. So ayun na nga mga mamis, nakapag-bake na ako nung sa akin. Ito yung may raisins and ganito yung itsura niya. Hindi yan sunog mga mamis ha, kaya ganyan yung kulay niya kasi nga ang gamit ko is muscovado kaya super brown siya. Pero ang maganda dyan, crunchy anong inside niya, crunchy ang outside niya tapos ang inside niya napaka-chewy mga mamis, napakalambot. So ayun nga, sinunod ko nang i-bake yung kay Athena. Actually pwede naman pagsabayin niya, nakalimutan ko lang talaga na isabay agad yung kay Athena. Tapos ayun nga mga miss, kung nakita niya naman, medyo malalaki itong nagawa ko. Tapos matataba pa yan. Kaya kung yung scoop na ginamit ko kay Athena kanina, ganun na rin yung scoop na gagamitin ko. Ito kasing unang scoop na ginawa ko para sa akin ay 1/4 to mga mamis, 1/4 cup. Yung kay Athena 1 tablespoon lang ata yun or 2 tablespoon. So ayun na nga mga mamis, ito nga nag-scoop na ako na ulit ng sakin. Yung kay Athena isinalang ko na yung may chocolate chips mga mamis. And same lang naman ang lasa nun, ang mas maganda lang yung kay Athena is may ano, chocolate chips mga mamis. Yung sakin kasi raisins, pero ang sarap din ha. Masarap din talaga to yung akin, lalo na pag ano, mas marami talagang raisins. Medyo mahal kasi ng raisins mga mamis, kaya isang maliit na pack lang yung binili ko. So ayun na nga mga mamis, naluto na rin tong kay Athena. At ganito yung itsura ng kay Athena. Parang raisins lang din, 'di ba? Pero masarap yung kay Athena mga mamis kasi nagme-melt yung chocolate niya dun sa loob. So ayun na nga mga mamis, ito na lahat nung na-bake ko at napalamig ko na yan lahat mga mamis. Kung nakita niyo naman, ang dami-dami ko din talagang nagawa, 'di ba? So pang tatlong araw din namin 'to mga mamis, pero hindi ko alam, hindi talaga umabot ng tatlong araw dahil nga sa kakakain namin ni Athena dahil ang sarap talaga. So yun yung itsura ng loob niya mga mamis, o 'di ba? Kung nakita niyo naman, itsura talaga siyang malambot tsaka moist talaga siya. So ayun lang for today's video mga mamis. Sana po nag-enjoy kayo ngayon sa aking cookies vlog. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.